Tumunog ang kanyang cellphone. Venice? Tumayo na si Venice. I have to go. Hinanap siya ng kanyang tita Nadja. Si Macneil naghihintay na sa kanya sa room ng pribadong kwarto. Hahanapin ko po sa labas. Dito po muna kayo. Macneil, mag-usap kayo ni Venice. Magsabi kayo ng totoo. Sana'y sinabi mo na ang panangyari sa pagitan niyo na Venice para hindi na humantong pa sa ganito. Hindi ko po inaasahan ang pangyayari. Hindi ko rin masisisi si Venice kung bakit kailangan niya itagong lahat sa kanyang ama. Sana po, noon ko pa inamin kay Tito Rom na may gusto ko kay Venice. Masyado pa po kasi siyang bata noon. Sasabihin mo rin ba ang totoo? About what? About Reagan and Cell. Makahulugan ang titig ni Nadja. Macneil, yung totoo. Bukod sa nangyari sa inyo sa Amerika, bata baka mo si Venice? But you love her long before you were introduced together. You love her first, do you? Tita Nadja, tinapik niya si Macneil. Huwag mo nang palampasin ang pagkakataon to. May anak na kayo pero hindi mo sila nakakasama. Think about the game that you are playing. You will lose on this, but if you love Venice, make sure to win her. Kilala ni Nadja si Macneil. Nakikita na ni Nadja si Macneil sa bahay ng mga Racini noong buhay pa mga magulang niya. Wala silang pinalalampas na okasyon sa mag-anak ni Rom. Maging palagi ring tinatawag upang maging bantay na magkakapatid ni Olga at Venice, lalo na tuwing may bisita. Narinig niyang alitan sa pagitan ng magkapatid. Palaging pinagbabawalan ni Olga sa Venice na huwag dadalo sa pagdiriwang sa labas o di kaya huwag sisilip. Ngunit hindi maiiwasan ni Venice na hindi man lang sumilip upang makita ng lalaking una nagpatibok ng kanyang puso. OMG, why is my heart like this? Venice, anong ginagawa mo? Tita Nadja, who is that man? Ngunit wala siya makita dahil nakaharang na pala si Olga. Pareho silang pinagagalitan nito. Macneil is very close with Romualdo. Tuwing magkakaroon siya ng problema sa pamilya, lalo na sa kanyang mga kapatid at maging sa kumpanya, si Rom ang sinasadya niya sa kanyang opisina. Kilala siya ng buong Racini Company. Kilala siya ni Lucrecia at ni Sek Chan. Sa bahay na niya sinadya ang matanda matapos sila magkaroon ng sagutan ni Venice. Lalong bumigat ang kanyang pakiramdam at wala siyang ibang mapagkwentuhan. Hindi ito kasing seryoso at kasing sakit ang takbuhan sa nakasal ni Olga. Natanggap niyang maging katawa-tawa sa harap ng buong business community pero hindi nang muli kapag nabigo siya sa bunsong anak na si Rom. Kapag kailangan niya ng kausap ng mga oras na yon, kaya si Rom ang agad niyang pinupuntahan. Pinapasok naman siya sa bakuran ng mga Racini. May isang babae naman ang sumulubong sa kanya at niyaya siya sa sala. Yaya Rita po, Sir Macneil. Saglitang po kasi nasa lupa ng kwarto si Sir. Sasabihin ko pong narito kayo. Sige, salamat. Inikot ni Macneil ang tigan sa loob. Narinig ang ingay sa loob ng kwarto. Mukhang abala sila sa kung anong bagay. Maya-may nagulat siya habang naghihintay sa kanya sa sala. May batang nanunubok sa kanya habang nakapos siya sa sofa. Sinisilip siya sa armrest. Alexi, where are you? Parang may hinahanap na bata. I can see you, sabi niya. Hindi tinitingnan ni Macneil ang bata. Me? You see me? Inosenteng tanong ng batang babae habang nakalugay pa ang kanyang tila basa pang buhok. Mukhang kaliligo lang niya ngunit bihis na. Sabay labas ng bata at pumunta sa harapan niya. Ngumiti ang bata habang hawak pa ang kanyang mga kamay. Halos ingudgod niya ang kanyang mukha sa hindi nakikilalang ama. Come here, what's your name? Lumapit siyang lalo talos maduling ang bata. Hawak siya nito sa bewang. Siya ang tinanong ng bata. What's your name? Macneil. Tinanong siya ng kaparehong tanong at di sumagot ang bata. How old are you? Ipinakita lang niya ang kanyang daliri. 8 taon na siya, kasing edad ng kanyang anak na lalaki. Imposibleng menopausal baby ni Rom at Nadja. Tiritigan niyang bata at kamukha niyang batang inaalagaan ang kanyang kapatid na si Venice Chang. You? At nagtanong din siya. Nagulat siya nang biglang umupo sa kanyang kandungan, saka ko siya niyakap. Napakandong pa ito sa kanya. Gusto makipaglaro sa kanya. Madaldal siya at bungis-ngis. Kasalukoy yung bibihisan ng mga bata upang ipasyal sana sa mall. Kinuha na ni si Alexi ni Yaya Dita. Pinagpawisan siya sa kanyang nalaman, lalo pa nang tawagan siya ni Reagan Daddy. Hindi siya halos makingat, parang masasuffocate siya. Pasensya ka na ako napagkama ng kanilang daddy. Nasaan po ang daddy nila? Kanino silang mga anak? Sakalang napagtanto ni Macneil na anak din pala siya ni Venice. Ayaw nang bumitaw ni Reagan sa pagkakayakap sa kanya. Dumating pa si Venice kaya lalo nagkagulo. Naninikip ang dibdib ng matanda at di siya makahinga kaya agad silang napatawag sa 119. Maagap din niyang binigyan ng CPR serum para makatulong bago dumating ang rescue. Macneil ang papa ko. Papa! Papa! Hysterical na si Venice. Hanggang sa dumating ang naghihintay na Red Cross Rescue Volunteers. Nag-iyakan ng mga bata. Ngayon na sila ni Yaya Rita. Maya-maya lang kinuha na si Rom ng ambulansya at sumunod sa kanya si Nadja. Kay Macneil ka sumabay at sumunod na lang kayo sa ospital. Mama! Macneil, ikaw nang bahala kay Venice. Go with Macneil, iha.
Iniwan muna ni Venice ang kambal kay Alita, kasama isa pang kasambahay na tutulong sa kanya upang tingnan at bantay ng mga bata. Iyak nang iyak si Venice. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Nabigla ang matanda sa kanyang mga nalaman. Tinapik ni McNeil ang kamay ni Venice. "Everything will be fine, Venice." Kalmadong sabi ng binata at pinahid ang luha ng babaeng katabi. St. Catherine's Hospital, 8 p.m. Mabilis ang kilos sa mga doktor at nurses na nag-a-assist kay Rom. Pinaghintay sila sa labas ng ER kaya minabuti ni McNeil na mag-secure ng kwarto para sa matanda kapag inilabas na siya. Maging sila Nadja at McNeil walang imikan sa loob ng pribadong kwarto. Naghihintay sa update ng mga doktor. Umalis lang si Venice na matanggap ang tawag ngunit tatagalan siya. Lumabas si McNeil upang hanapin siya. Wala sa sarili ang babae na magkasalubong sila. Tumunog ang cellphone ni McNeil. "Bumalik na kayo dito," sabi sa kabilang linya. Mahigpit na hinawakan ni McNeil ang kamay ng babae. Inilabas na si Tito Rom. Iyak nang iyak si Venice sa tabi niya. "Venice, get hold of yourself. Hindi ngayon ang oras ng pakikipagmatigasan sa kanya. Calm down. Everything will be alright now." "Papa!" Lalong bumuhos ang luha niya nang ipasok ang kanyang walang mali na ama sa loob ng private room nito. "Magiging okay din si Tito, believe me. Hindi ka pa mauulila." Lalo niyang hinigpitan ng yakap kay Nadja. "Tita, kasalanan kong lahat. I failed him." "He will be fine. Dapat pa siya magpalakas para may hatid ka pa niya sa altar. Tigilan mo nga ako." Hinampas niya si McNeil dalula itong ginawa kundi daanin sa birong lahat habang nasa kritikal na kalagayan ng kanyang papa. Gusto lang niyang pagaanin ang sitwasyon. "Tahan na, kanina ka pang umiiyak. Hindi pa ba ubos ang luha mo?" Venice tama ng iyak. "Mama, hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring masama kay Papa." "That will never happen, Miss Maria Venice. Ano ka ba? Kanina ka pa nang iinis ah." "Ahem." Napatikim si Nadja. "Siya dito muna kayo, McNeil. Uuwi muna ako. Isasama ko na lang mga bata dito bukas. Pagod na rin ako eh. Gusto ko lang masiguradong okay na si Rom dito sa kwarto." "Tahan na, Venice. McNeil, ikaw na muna rito." Kinindatan ng babae si McNeil. Lihim na napangiti ang lalaki. "Venice, walang mag-aaway ha?" Tumangulang ang pamangkin ni Nadja. Nakabibing ang katahimikan sa pagitan nila habang nakapulang si Venice sa tabi ng kama at binabantayan si Rom. "Bibili muna ako ng pagkain. Stay here." Muli nitong hinawakan ang baba ni Venice. Tinapig muna ang una niyang kamay. "Ano ba? Sungit naman." Medyo natagalan si McNeil dahil sa haba ng pila ng mga customer sa fast food chain. Hindi rin siya sigurado kung anong gusto ni Venice. Nadatnan niya ang babaeng nakasubsob sa kutsyon sa tabi ng ama. Niyugog niya ang balikat ito habang ginigising. Pupungas-pungas pang minulat ni Venice ang kanyang mata. Nakita nakangiting mukha ni McNeil. "Halika, sabay na tayong kumain. Nagugutom na ako eh. Dito ka sa sofa humiga at ako na magbabantay kay Tito." Pasulyap sila pang lalaki habang kumakain silang dalawa. "Bakit ba kanina ka pa nakatingin sa akin? May dumibang mukha ko?" Nagkibit balikat si McNeil. He cannot imagine to be just beside Venice right now. He felt everything is surreal. Hindi na rin pinalampas ng binatang tanong na matagal niya ng tanong. "Now tell me exactly, who is Alexi? Anak ko ba siya?" Tumulo ang luha ni Venice. Ayaw pa rin niyang magsalita. Hindi siya sanay sa ganitong konfrontasyon. Kailan pa bang sabihin gayong kitang-kita ng ebidensya? Magkakailamang mukha ni Regan at Alexi. "I miss you. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami tayong dapat tinawin kay Tito Rom. Huwag mong sirain ang image ko sa matalik kong kaibigan." Hinawakan ni McNeil ang baba ng babae. They're both hoping and praying na magsasabi ng totoo si Venice sa harap ng kanyang ama. Aaminin naman ni McNeil kay Rom ang nangyari sa pagitan ng kanyang anak at takanda naman siyang panagutan ang lahat. Niyakap na mahigpit ni McNeil ang babae. Wala naman siyang violent reaction. Humiligto sa dibdib ng parang pinahihinga ang lahat ng kanyang pagod sa buong maghapon. Tumabi siyang muli sa kanyang ama ngunit si McNeil na mismo ang kumuha sa kanya na makita ang himbing na himbing ito. Pinahiga niya na maayos ang babae sa sofa. Alam niyang nahihiya to sa lahat ng pamamahiyang ginawa niya ng araw na iyon, maging ang naging sambata nila. "Thank you for coming back, Venice." Bulong ni McNeil. Siya naman ang nagbantay kay Rom. Siya ang kumausap sa doktor na tungo doon na pamagbigay ng update sa ginawang pagsusuri sa matanda. Masyado lang itong na-stress dahil bukod sa katotohanan, nalaman niya ay napagod rin ang matanda sa pag-aalaga sa makakulit na bata. Hanggat mag-aari, huwag niya po munang ma-i-stress si sir. "I will be reminded of that." Kailangan niyang kausapin na masinsinan si Venice sa magiging setup nila. He can take responsibility for his kids. Lilinawin rin niya ang tungkol sa divorce paper na ipinadala nito. Hindi niya ito pipirmahan. Tiyak niyang di rin papayag ang ama sa gusto niyang mangyari. Mabigat ang hakbang ni Olga patungo sa Unity Dane.
Hindi inaasahan ang malakas na sampal na dumapo sa kanyang pisngi kasabay ang masakit na sabunot ng binata sa kanya. Aray! Day, nasasaktan ako. Ano bang problema mo? Bakit mo ako niloko? Paano kita niloko? Hindi mo sinabi na kapatid mo si Venice. And why are you so curious about my sister Venice? There is something with your sister that I could not remember, but I have seen her somewhere. Where? Saan nga ba? Napangisi si Olga. She was once McNeil's secretary, but that was Rose Stanford. She hid herself from that name. And it was a long story to tell to him what happened. Bakit parang nalugi? Is it because I am not the president anymore? Nagsanin ng alak si Dane. By the way, Venice wants you to return the portfolio to her. Para kay Papa yon. Ibalik mo na lang para walang problema. How about my millions? Kanino mo ba yung nakuha? Di dun mo kunin? I was tricked by that Geneva. Ikaw? Basta babae, you are easily tricked. Shut up. You decide now or you will see in court. What if I don't? Nagibit balikat si Olga. Dane is even thinking of how to discuss this serious matter with Venice. He will have to see her immediately. Talagang pinanindigan ni Venice ang pagtutuunan ng pansin ang kanyang trabaho bilang bagong presidente ng Raccini Company. Binuos niyang oras sa pagre-review ng mga naiwang trabaho ng ama. Ipinangako rin niyang di na siya iibig pa pagbalik niya dito sa Pilipinas. She doesn't have any regrets. Kamusta na ang buhay, Venice? Masyado kang tahimik, ha? Labas naman tayo ni Veronica at Billy. But they end up talking to each other through the video call. Hindi niya maiwan-iwan ang trabaho sa opisina. Before she knew it, gabi na pala. I still love McNeil. Mabuti't kaya niyang aminin sa kanyang mga kaibigan, ngunit hindi sa mismong mahal niya. Hindi niya mapipigilan ang tadhana. Bakit kailan pa kaming muling magkita? Sana pala hinayaan ko na lang yung portfolio ko kung ganito rin lang ang mangyayari. Bakit kailan mong iwan si McNeil kung talagang mahal mo siya? Tanong ni Billy. Besides, hinanap ka ni Sir McNeil. Kahit alam niyang bogus ang address mo and perhaps he knew where you are, eh pinuntahan niya ako at kinausap. He loves you, sister? Loves me? I doubt it. He was supposed to marry my sister. We're no good match. Bakit mo sinasabi na hindi kayo good match? You can never tell, my dear. Salamat sa pagtawag. I hope I can join you and date you out next time. Hindi ba natin isasama si Julia? I don't know kung gugustuhin ko pa siya makasama. Correct. Besh, kung alam mo lang ang titig niya kay McNeil, ganoon din ang titig niya kay Victor. I wonder why Julia is like that. Kung sinong gusto ng iba, gusto rin niya. Nakakatakot naman yun. Nagtawanan lang sila sa weird na preference si Julia pagdating sa lalaki. She had a heavy heart because she was like deceiving her papa all this time. Matalik pala niyang kaibigan si McNeil at akala niya'y matatanda rin tulad niya ang pwede niyang maging kaibigan. Venice was never introduced to McNeil. Si Olga lang humaharap tuwing may mga kasiyahan sa bahay. Hindi yan nakikitang lalaki dahil pinagbabawalan nga siya ng ate. Tita Nadja, sino siya? Yon ang paulit-ulit niyang tanong. Business partner ng papa mo. Talaga? That was the time when she started to stalk McNeil. Matagal na rin nakaregister ang phone ko sa cellphone ko dahil pinakailaman niyang phonebook ng kanyang ama. Matagal na niyang mahal si McNeil, but there are times she got blinded by what she think is already love. Akala niya love na pero hindi pa pala. Wow, bouquet of flowers. Who gave you that? Of course, my darling McNeil. Who else? She rebelled against McNeil unknowingly when she was just 16 years old. She carelessly made decisions to run away from him because she was hurt na parang in a relationship sila. McNeil was then a young-looking guy. Hindi man niya alam kung ilang taon na noon ang binata. Hindi rin nagpupunta si McNeil at di niya na alam kung ano na itsura nito sa nakalipas sa panahon. She covered up her feelings for him by getting into a relationship, but her feeling remained for McNeil. Si Victor lang naging boyfriend niya until that day when she fell into a trap. Hindi niya akalain ang lalaki magiging boss pala niya ay si Ali McNeil Damianu, ang mismo may-ari at CEO ng buong Mondragon Textile Company. But everything had been a rollercoaster ride for her and her boss. Bandang hating gabi nagising si Venice at naiyak siya sa kanyang panaginip. Nakita niyang inatake ang kanyang ama. Umiiyak si Regan at Alexi habang hawak sila ni Yaya Lita at nire-revive ang kanyang ama ni McNeil. Nakasubsob rin si McNeil sa gilid ng kama sa tabi ng kanyang papa. Nilapitan niyang lalaking habang himbing yung natutulog. She had the pleasure to look at him intently without thinking of getting teased after. Hindi niya alam kung bakit puging-pugi siya kay McNeil kahit tong bata pa lang siya. Napangiti si Venice nang habihin niyang buhok sa kanyang noo at tinitigan ang magaganda at maamong mukha ng lalaki. Ramdam niyang pag-iinit ng kanyang pisngi. Gosh, the feeling is still there, McNeil. Hindi-hindi kita nakalimutan sa tagal ng panahon. Paano pa kita makakalimutan kung makikita kong iyong mukha sa ating mga anak? Venice was careful not to wake up McNeil. Niligyan siya ng ulo nito sa throw pillow ngunit habang nakahawak siya sa ulo nito, unti-unting iminulat ni McNeil ang kanyang mga mata.
At malino na nakita ang maganda at malanghel itong mukha. Nagulat si Venice at binitawan niya ito. Tatalikod sana itong ulit na hila siya nito sa kanyang kamay. Sabay tayo si McNeil at sinasamantalang silang dalawa lamang at tulog pa ang kanyang ama. Titig na titig ang dalawa sa isa't isa. Hawak ni McNeil sa magkabilang pasingin si Venice. Pumikit si Venice. Ayaw niyang makipagtitigan sa binata dahil masusukol ang kanyang damdamin at para siyang mahuhulog sa mahika ng lalaki. Dumampi ang labi ng lalaki sa kanyang labi. Pinigilan ni Venice ang kumapit sa binata. She will not touch him. She will not hold on to his hands. Nakakadala ang halik ni McNeil. Napatras si Venice hanggang sa wala na siyang matrasan kundi ang sofa. But McNeil sit down quickly at kinandong ang babae. Malit lang na babae si Venice at talagang mangangalay siya sa kanilang posisyon kaya pinaupo niyang babae sa kanyang kandungan. Napahima si McNeil sa bilugang hita ni Venice. McNeil, I miss you so much. Dinig ni McVernice ang malamyo sa tinig ng lalaki. I miss you all these years. Tuloy ang niyakap na mahigpit ni McNeil ang babae at napagululto sa sobrang pananabi. Ngunit biglang tumayo si Venice at lumayo sa lalaki. Naalala niyang lahat sa kanila ni McNeil. Naalala na rin niya how disappointed he was with her and what happened to him. Everything was all wrong. McNeil, bakit Venice? Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako sinaktan ng ganito? Bakit mo ako pinagtaguan? Aksidente yung lahat ng nangyari sa atin, McNeil. I know. Nagsisisi ka dahil sa nangyari sa ating dalawa and I am sorry. I know from the very beginning kahit talaga ni Ate Olga ang bagay. Hindi ako magiging handlang sa inyong dalawa. Kung mahal mo siya at balak mong makipagbalikan sa akin, don't worry about me and the kids. Hindi rin kita pagbababa ng lapitan sila at maging ama para sa kanila. Anong sinasabi mo? I heard you crying inside the bathroom that night. Pinagsisihan mong lahat and I'm so sorry to seduce you but I am not preventing you from your decisions to find another woman who is worthy of you. Yan ba ang dahilan kaya mo ako iniwan? Bakit? Mali ba ako? Gusto mo bang malaman ang totoo? Huwag mo nang sabihin dahil hindi ako handa. Muli, niyakap ni McNeil si Venice. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo na hindi yun ang unang beses na iniwan mo ako? Ilang beses mo akong iniwan at pinagtaguan matapos nang munti ka na mayari sa ating dalawa noon? What are you talking about? Nakita ni Venice ang ngisi ni McNeil. Gusto niyang kumawala sa bisig ng lalaki. Muli siyang sinail ng halik ng lalaki at di siya makakatakas sa pagkakayakap nito. I am your first kiss and the first to lie in you in bed before we accidentally met in Hotel Majorica. Baka magkabukingan, hindi nila namalayan ang pagising ni Rom. Venice, mahinang tawag ni Rom sa magkabu-anak. Papa, papa gising na po kayo. Papa, sorry po. Hinaplos ni Rom ang ulo ng anak na sumubsob kagad sa kanyang tabi. Lumapit na rin si McNeil. McNeil? Tito Rom, kumusta po ang pakiramdam niyo? Okay na ako, iho. Lalong umiyak si Venice. She is glad to have Romualdo as her father. He just loved Venice so much to accept her and her failures. Masaya niyang pinagsilbihan ng kanyang ama sa pagte-take over niya ng kumpanya nila. Ngunit ngayon may kailangan na siyang aminit at dilawin sa ama. Hindi na pwedeng ipagpaliban pang lahat.